Hi everyone! Good evening, Youth Beyonders! So ako nga pala si Kuya Marvin. Okay, and tonight, I'd like to give you some words of encouragement. And I believe that many of us can relate dito sa topic na isi-share ko ngayon. Okay, so but before that, no, so let me know kung sino yung mga kasama natin ngayon dito na nanonood. Pwede mo bang i-comment sa comment section, no, yung location kung saan ka nanonood ngayon. Okay, so ako actually right now I am in Nueva Ecija. So i-comment mo lang diyan sa comment section that you are watching from and your location. So tingnan natin, no, kung sino yung mga pinakamalalayo na kasama natin ngayon, no. So amazing na kahit na magkakalayo tayo ngayon, 'di ba? So nagkakasama-sama pa rin tayo kahit online. Okay, so ngayong ano na to, ngayong gabi na to. Okay, so as you can see doon sa title, related ito sa ginto. Okay, so gumawa ako ng ilang mga research, no, about sa ginto at napag-alaman ko na ang ginto, it is one of the most popular metals na pinag-iinvestan ng mga tao sa buong mundo. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na yung ginto, mataas yung value niya. It has a great value. Diba? Kasi kaya nga siya pinag-iinvestan ng mga tao eh. Diba? So ngayon, iniisip ko, paanong nangyari na ang ginto ay may ganung klaseng value? Bakit sobrang taas, 'di ba, ng value ng ginto? 'Di ba? So ni-research ko, ano ba yung nagiging proseso, 'di ba, kung paanong nagiging ginto ang isang ginto? Ano ba yung proseso kung paano na-form or na-refine ang isang ginto? So, ang ginto, nanggaling siya sa ano? Nanggagaling siya sa minahan, 'di ba? From mining, 'di ba, doon nakukuha yung tinatawag nating vein deposit. So, yung vein deposit, ine-extract 'yon. No, so ine-extract 'yon, and after siyang ma-extract, kailangan niyang dumaan sa proseso para maging ginto. At kasama dun sa proseso na 'yon is yung tinatawag nating grinding, separation of gold and ores. Okay, so kasama din dun yung flotation, amalgamation, cyanidation, carbon in pulp. So actually hindi ko alam kung ano yung mga binanggit ko na 'yan, no, pero na-research ko na 'yon yung mga proseso na pinagdadaanan ng vein deposit para maging isang ginto. So kasama din sa proseso, 'di ba, na kailangang applyan ng matinding heat or apoy yung ginto, 'di ba, para ma-refine yung ginto, 'di ba, para matanggal yung impurities ng ginto, 'di ba, para maging mataas yung value ng gold. So ang gold, hindi siya naging gold ng basta-basta, 'di ba? Meron siyang dinaanan na proseso. Idinaan siya sa apoy, 'di ba, para maging ginto. Dinaan siya sa apoy kaya naging ganun katindi yung value niya. So same din yun sa tao. 'Di ba? So kung gusto natin na maging mataas yung value natin, kailangan din natin dumaan sa apoy. At yung apoy na binabanggit natin dito, equivalent siya sa mga testing, sa mga pagsubok or sa mga problema na pinagdadaanan natin. 'Di ba? Sabi nga sa Proverbs 17:3a, sabi diyan, "Fire tests the purity of silver and gold." 'Di ba? So kailangan talaga ng fire, 'di ba, para ma-purify, 'di ba, ang isang ginto at mapataas yung value niya. Diba? So sinabi rin sa Job 23:10b, no. So ito ay sinabi, no, ni Job. So we know Job, 'di ba, as a prominent character sa Bible na ang dami niyang pinagdaanan. Grabe yung mga pagsubok na naranasan niya. Pero ito yung sinabi niya sa Job 23:10b. "When he has tested me, I will come forth as gold." 'Di ba? So yung he na tinutukoy niya diyan is si God, 'di ba? And yung nagsasalita diyan is si Job. 'Di ba? So alam ni Job, eh, he knew na after niya malampasan yung test na yon, he will come out as gold. 'Di ba? He will come out with greater value. So ganun niya nakikita yung testings. 'Di ba? So tayo ngayon, gusto ba nating mag-come out as gold? 'Di ba? So kung gusto nating mag-come out as gold, kailangan nating makita na yung mga testings, they are opportunities, 'di ba? Para matanggal ko ano yung mga hindi tama sa atin, para matanggal yung mga impurities natin, para matanggal ko ano yung mga mali sa atin. 'Di ba? And opportunity yung mga testings, 'di ba, para mag-increase yung value natin. 'Di ba? So, kung hindi magiging tama yung response natin sa fire, hindi rin 'yun mangyayari. 'Di ba? So, wag nating i-aim na makalampas lang tayo sa mga problema. Wag nating i-aim na makalampas lang tayo sa mga pagsubok. But let us aim to be a person of value. 'Di ba? Na after nating dumaan dun sa pagsubok na 'yon, dapat paglabas natin dun, may nadagdag sa atin na value. 'Di ba? So let us not just aim to reach our goals, but let us aim to be a person of value. 'Di ba? So having the right response to fire will make that happen.
Diba? So ngayon, ano ba yung nagiging response natin sa fire? Ano ba yung mga nagiging response natin sa mga testings, sa mga pagsubok, or sa mga problema? Diba? So yung una na dapat natin maging response, number one, you should not give up. Diba? So walang ginto na sumuko sa fire, diba? Tapos naging ginto pa din. Diba? So tinatanggal yung impurity sa ginto kapag idinadaan sa apoy. Diba? So yung kung makikita mo doon, impurities yung sumusuko, impurities yung natatanggal, hindi yung ginto. Diba? At tandaan mo na ikaw yung ginto. Diba? Ang dapat sumuko sa iyo is yung mga mali sa iyo, yung mga impurities sa iyo, hindi ikaw, kasi nga ikaw yung ginto. Nagigets mo? Okay, so lagi mo ring ano, tandaan, 'di ba? Marirealize mo 'yan eh, na habang papalapit ka na dun sa goal mo, 'di ba? Actually dun ano eh, dun mas nagiging mahirap yung testing. 'Di ba? Pero huwag kang susuko. 'Di ba? Para lang 'yan sa mga games na nilalaro mo, 'di ba? Sa mga games na nilalaro natin, habang papalapit tayo dun sa final stage. Of course, every level, 'di ba? Habang tumataas yung level, habang papalapit tayo dun sa dulo nung game na yon, mas humihirap. 'Di ba? Mas humihirap yung mga dapat mong pagdaanan. So ganun din yon, ganun din yon sa atin. 'Di ba? So habang papalapit tayo sa goal natin, 'di ba, lalong humihirap. 'Di ba? So kung ngayon ikaw, kung nahihirapan ka, 'di ba, yung tipong pasuko ka na, 'di ba, huwag kang sumuko, kasi kung nahihirapan ka na ngayon, ibig sabihin sobrang lapit mo na. Sobrang lapit mo na dun sa goal mo, and this is not the time, 'di ba, nasusuko ka kasi nga sobrang lapit mo na. 'Di ba? And I believe na hindi coincidence na nandito ka ngayon, na nakikinig ka ngayon. 'Di ba? I believe that personally God wants to tell you this. 'Di ba? Sabi sa 2 Chronicles 15:7, but as for you, sabi ng Lord, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. 'Di ba? So God is personally talking to you right now, huwag kang sumuko. Be strong and do not give up. Diba? If you want to come out as gold, diba, kailangan mo na huwag sumuko. So huwag kang susuko. Diba? Naniniwala ako na kaya mo yan. Diba? God believes na kaya mo yan. Because God will not give you a burden that is too much for you to carry. Alam niyang kaya mo yan. Diba? So huwag kang sumuko. Diba? Do not give up. Diba? So yun yung unang response. Yung ikalawa natin dapat maging response, we should not stop doing good. Diba? Kasi ang tao, kapag may problema, minsan nakakalimutan na natin gumawa ng tama eh. Diba? Nakakalimutan na natin gawin kung ano yung dapat. Diba? So naneneglect na natin yung paggawa ng mabuti, diba? Kapag may problema tayo minsan. Diba? So mapapansin mo, ano bang nararamdaman natin minsan? Diba? Ano bang nararamdaman natin kapag may problema or testing tayo? 'Di ba? Anong nafe-feel mo? Sige nga, pwede mong i-ano yan, i-comment sa comment section natin. Anong nafe-feel mo kapag may problema, kapag may mga testings, kapag may mga pagsubok? 'Di ba? So kadalasan ang nararamdaman natin, we are pressured. 'Di ba? Nakakaranas din tayo ng anxiety. 'Di ba? Minsan ano pa nga, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain. 'Di ba? Minsan sobrang stress tayo, 'di ba? Nade-depress pa yung iba. 'Di ba? Yung iba they feel really helpless, 'di ba? And yung mga pakiramdam na yun, tormenting yung mga yun eh. Diba? Natotorment tayo sa mga pakiramdam na yun, na gusto nating makatakas dun sa mga pakiramdam na yun. Diba? Na just to escape. Diba? Ang nangyayari, we resort to doing wrong or bad things. Diba? Kasi ayaw nga natin ng mga pakiramdam na yun, at gagawa tayo ng paraan. Diba? Para makalampas dun sa mga tormenting feelings na yun. Pero ang nangyayari nga, para lang makalampas dun sa mga, minsan gumagawa tayo ng mali. 'Di ba? Nagre-resort tayo sa mga maling bagay. Ngayon, tam mo, pansinin mo, bakit mayroong mga taong may bisyo? Bakit may mga tao na naninigarilyo, na nagda-drugs? Bakit may mga tao na gusto nilang maglasing? 'Di ba? Maybe because gusto nilang tumakas. 'Di ba? Gusto nilang mag-escape, 'di ba, dun sa mga problema, sa stress, sa mga tormenting feelings na 'yon. 'Di ba? And which you know na yung mga bisyo na yun, mali yun eh. 'Di ba? Pero yun nga yung nagiging resort, 'di ba, ng mga tao. And also, bakit may mga tao na nagche-cheat? 'Di ba? Bakit may mga tao na nagnanakaw? 'Di ba? Kasi maybe baka wala na maipakain sa pamilya niya, 'di ba? And tinotorment siya nung pakiramdam na yun. So anong nangyayari? Nagre-resort siya, 'di ba, sa paggawa ng mali. Nakakalimutan niya nang gawin kung ano yung tama. 'Di ba? So doon natin makikita yung nagiging effect nga ng problema sa atin. 'Di ba? Pero yung ano kasi, yung pressure, 'di ba? Yung torturing feelings na 'yon, kasama 'yon sa proseso eh. 'Di ba? Kung mapapansin mo, ang ginto, 'di ba? Yung ginto, nakaramdam din 'yon ng pressure. Nakaramdam din 'yon ng pressure nung idinaan sa apoy, nung idinaan sa proseso.
'di ba, walang ginto na tumaka sa proseso, yung nag-come out pa rin bilang isang ginto. So wag nating takasan yung proseso. 'Di ba? And never na magiging tamang proseso, 'di ba, yung paggawa natin ng mga maling bagay. 'Di ba? Never ka mag-emerge as a gold kung hindi tama yung mga ginagawa mo. If you are not doing good things. 'Di ba? Kung ikaw ay estudyante, 'di ba? Minsan kapag problemado ka, kapag stress ka nga, 'di ba? Kapag ano na feeling mo hindi ka napapasa, 'di ba? Anong nangyayari? Nagre-resort ka to cheating. 'Di ba? Pero hindi yan yung tamang gawin, hindi yan yung tamang proseso. 'Di ba? Minsan kapag nagtatrabaho, kung ikaw ay working din or nagbe-business ka, minsan ganun yung nangyayari. Kapag problemado ka na, 'di ba? Nagre-resort ka na namandaya, 'di ba? Nagumawa ng mali. 'Di ba? So we should not stop doing good things. 'Di ba? And also, sino dito yung ano, nag-iiba yung attitude kapag may pressure, kapag may problema, kapag may mga pagsubok. Yung tipong sumasama yung ugali mo, 'di ba? Yung nagiging irritable ka, yung nagiging madali kang magalit, 'di ba? So alam mo, 'wag mong hayaan na baguhin ng pagsubok yung ugali mo in a wrong way. 'Di ba? Kasi ang ginto, hindi yan idinadaan sa apoy para mapasama. 'Di ba? So tayo din, hindi tayo idinadaan sa testing para mapasama tayo. 'Di ba? So sabi nga sa Galatians 6:9, 'di ba? So let's take this verse na pakinggan natin. So let's listen to this. Let us not become weary in doing good. 'Di ba? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. 'Di ba? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. 'Di ba? So let's not give up doing good. 'Di ba? Let's not stop doing good even if situations are not good. Even if people, 'di ba? Other people are not good sa atin. 'Di ba? Wag tayong sumuko sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. And in that way, no, we will come out as gold. 'Di ba? So yung ikatlo na dapat nating maging response, 'di ba? If we want to come out as gold, 'di ba? Doon sa mga testings na nararanasan natin is we should not turn away from God. 'Di ba? So minsan kasi kapag yun nga, kapag troubled tayo, 'di ba? Kapag troubled yung puso natin, minsan gusto nating lumayo eh. 'Di ba? Gusto nating dumistansya. 'Di ba? Na ang nararamdaman natin parang tinatamad tayo na isik si God, 'di ba? Tinatamad tayo mag-pray. 'Di ba? Minsan hindi na natin siya nagiging priority, 'di ba? Na minsan yun nga, hindi na tayo nagiging interesado sa kanya, 'di ba? Kapag may mga problema tayo. Pero alam mo, kapag lumalayo tayo sa Diyos, tinatanggal natin yung pagiging ginto natin. 'Di ba? Tinatanggal natin yung value natin. Bakit? Kasi He is the one who gave us that value. 'Di ba? He is the one na kaya tayo na-re-refine as gold, 'di ba? Is because siya din yung tumutulong sa atin to go through that process, to go through the fire. 'Di ba? Kaya natin nakakayanan, 'di ba, yung apoy is dahil din sa kanya. 'Di ba? So lagi mong tandaan, 'di ba, na kapag nasa apoy ka, kapag nasa testing ka, there is someone in that fire standing right next to you. 'Di ba? And that is Jesus. You are not alone in that fire. 'Di ba? So huwag kang lumayo. 'Di ba? Sabi nga sa Hebrews 4:16, "Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." 'Di ba? Kapag may problema tayo, kapag may pagsubok tayo, doon nga natin mas kailangan si Lord eh. So doon natin mas kailangan na i-approach siya. 'Di ba? Para maka-receive tayo ng grace and mercy, 'di ba? Na matulungan tayo to go through, 'di ba? To get through that fire, that testings, 'di ba? And sabi rin ni Lord sa Matthew 6:33, "But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well." 'Di ba? So kailangan natin siya i-seek first, 'di ba? Lalong-lalo na kapag may mga problema tayong nararanasan. 'Di ba? So hindi kasi yung mga bagay sa mundo, hindi yung title, hindi yung pera, hindi yung fame, hindi yung mga achievements natin, hindi 'yon yung makakapag-add, hindi 'yon yung makakapag-add sa value natin eh. 'Di ba? It is seeking God that adds value sa atin. 'Di ba? Na yung mga binanggit ko na 'yon kanina, idadagdag na lang 'yon sa iyo kapag naging person of value ka na. And again, you will just become a person of value if you seek God. 'Di ba? Kaya tayo, oo, minsan kapag may problema tayo, 'di ba? Pero huwag tayong lalayo sa Diyos. Oo, minsan nagkakamali tayo, tama ba? Nagfe-fail tayo, pero huwag tayong lalayo sa Diyos. 'Di ba? So kahit problemado tayo, kahit na minsan nanghihina tayo, hindi maganda yung pakiramdam natin, kahit minsan marami mga gumugulo sa isip natin, huwag tayong lumayo sa Diyos. 'Di ba? I-control natin yung heart and yung mind natin. Kasi minsan na-take over tayo ng emotions natin eh. 'Di ba? Ng logic, 'di ba, na yung emotions natin, ano na eh, parang pagod na, ayoko na, pagod na ako, suko na ako,
'Di ba? So minsan na-take over tayo ng emotions and minsan na-take over din tayo ng logic natin na parang nakikita kasi natin yung situation natin na parang wala nang solusyon, na wala nang pag-asa. So parang naisip natin ayoko na, suko na lang tayo. 'Di ba? So we have to learn to control our heart and our mind. 'Di ba? Na if your heart is telling you to give up, 'di ba? So i-direct mo yung puso mo. 'Di ba? Control your mind, direct your heart na hindi ako pwedeng sumuko. 'Di ba? And if your mind is telling you na huwag na, ano ka na, gumawa ka na ng mali, 'di ba? Para makalusot ka na diyan, para maka-escape ka na diyan. 'Di ba? You have to control your mind. You have to direct your mind, 'di ba? Na hindi, I will not stop doing good kahit ano pang mangyari. 'Di ba? So if your heart and your mind is telling you na ano ka na lang, lumayo ka na lang, 'di ba? Na mag-turn away ka na lang kay God, 'di ba? Lumayo ka na kay God, dumistansya ka na lang kay God. 'Di ba? So ano mo, you have to control your heart and your mind na hindi ako pwedeng lumayo sa Diyos. I will draw near to God kahit ano mangyari. Hindi ako lalayo from the one who can help me go through this fire. 'Di ba? Hindi ako lalayo, 'di ba? From the one who gave me value in the first place. 'Di ba? So kung may fire tayo na pinagdadaanan, hingi tayo ng tulong to the one who can help us go through that fire. Huwag kang lumayo. 'Di ba? So maybe some of us who are watching here, this is very timely to you kasi nga baka pinagdadaanan mo 'to. 'Di ba? And I believe that this is not a coincidence, 'di ba? God knew, 'di ba, na makakapakinig ka ngayon dito. And he is telling you right now, 'di ba, na I want you to be a person of value. 'Di ba? God is telling you right now na huwag kang susuko. 'Di ba? God is telling you right now na huwag kang tumigil sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. God is telling you right now na huwag kang lumayo sa akin. 'Di ba? God is telling you right now those words, 'di ba? So right now, we will pray. We will ask God for help and strength. No, so you may repeat this prayer after me. No, so I believe that God is listening to you right now. So ipag-pray natin to, tong prayer na to. Okay, so let's pray. Thank you, Lord. Father in heaven, we don't want to yield to fire, but to go through that fire and come out as gold. We want to be a person of value, O Lord. Help us, O Lord, to not give up, to not stop doing good, and to not turn away from you. Now we accept you, Jesus, in our lives as our helper, as our strengthener, as our savior, and as our Lord. We know how much you love us, na hindi ka sumuko when you sacrifice your life on the cross. You did not stop doing the right thing, and you did not go away from the Father even if you were so much afflicted, even if it was so hard for you. That's how you love us, O Lord. So we put our faith and trust in you. In Jesus' name, Amen. Ayun. So I hope na meron kang natutunan ngayon, no, dito sa pag-uusap natin na to. And pwede mong i-comment ngayon sa comment section, no, kung ano yung mga natutunan mo, kung ano yung mga naging takeaway mo from this session. And also, if you need help, if you need encouragement, if you need counseling or prayer, or if you need a support group na feeling mo mag-isa ka, no, so pwede mong i-fill out yung form na naka-attach dito sa post na ito and pwede ka naming i-reach out. Diba? So, also, pwede mo rin kaming i-reach out, pwede nyo kaming i-contact, no, kung sino man yung mga nakikita nyo na nandito, no, yung mga nagko-comment dito sa live na ito, and yung mga nag-invite sa atin, no, so pwede natin silang i-contact, no, kung kailangan natin ng tulong, no, kailangan natin ng prayers, ng counseling, or ng support group, no, so pwede namin kayo na i-connect sa iba, sa mga support group na meron dito, no, to give us encouragement. And also, we would like to invite you then, no, sa online service natin, no, every Sunday. So yun ay 9:30 AM via FB Live, no, doon sa page ng AIM Church. So I hope na makasama namin kayo doon, na sobrang nakaka-bless yun, 'di ba, yung service na yun. So we'd be glad to welcome you doon. And also sa Youth Beyonders natin, this is every Friday, and I hope na makasama pa rin namin kayo next week. And I hope na makapag-invite din tayo, no? Pwede nating itag yung mga kaibigan natin or yung mga kaklase natin or even families natin, no, na alam natin na kailangan din ng encouragement. So pwede natin silang itag dito,
no, sa comment section next week or even prior to the live, no, maan natin sila, ma-invite natin sila. And so yun lang, no. So thank you so much for listening, and I really hope that you learn from this session and mai-apply natin sa buhay natin, no. So thank you so much, and God bless you. See you next week. Keep safe. Bye-bye.